sa aking YouTube channel! So, hey guys, we're here. Hello guys, kumusta po kayong lahat? So, para sa video na ito guys, is nandito po kami ngayon. Sa, kung naalala nyo yung phase 2 guys, na garden namin, yung gagawin naming plant sanctuary nga, na, yun nga guys, na-stop siya guys, kasi hindi kami makapagtanim dito nang dahil nga wala siyang net. So, ayan guys, wala pa kaming pambili ng net. Kaya, ayan guys, so, ngayon is, andito po tayo ngayon, i-check po natin yung mga tanim namin dito. And, sobrang dami ng damo. Ayan guys, parang medyo natapos-tapos na din naman namin, malapit nang matapos yung ano ba tawag niyan? Ayun guys, nilinis namin guys kasi napakaraming damo nga na tumutubo. Sobrang taba ng damo. But this video guys is ipapakita ko sa inyo yung mga halaman nga na itanim ko dito. So, yung naitanim ko dito is yung meron nga ako ditong mga mayanas. Yan, ayan yung buhok natin lumilipad na. So, yun guys, meron ako ditong mga mayana. Yan, mga coleus plants meron dito. And also the burley marks na napawaw ako. And also the money tree. Ayan. Guys, uunahin natin dito banda. Ito na yung ating money tree. Ayan na siya guys, sobrang ganda niya. So, ayan yung stem niya guys. So, ayan yung braided. Ako yung nag-braided nito guys. So, pasensya sa kamay. Sobrang dumi kasi, ayan, nililinis namin to dito guys kasi sobrang dumi na, daming damo. Ayan guys, oh, ito na yung braided ko. Yung iba nito guys is naibenta na. Ito na siya kalaki guys. Ayan, ganyan na siya kalaki. Parang mga 2 feet na ata siya. Ganyan na siya kalaki. Hindi ko lang maano kung 2 feet ba talaga. So, and then ang next one guys is itong aglonema ko na ayan, kinain nga ng mga ano, kinain ng uod na nandito. Ayan, at ito din siya is hindi lumalaki. And guys, kasi walang, hindi sila gaano napansin. Kaya, ayan, medyo pumangit sila. And unlike dito sa money tree na sobrang ganda. And napawaw ako guys dito. Ayan, yung ating barley marks guys na Philodendron barley marks. Hindi lang yan, yan guys, kundi andoon pa. Ang dami guys, naalala ko nung tinanim ko siya dito guys. Sobrang liit lang niya. Pero ngayon no, ang dami na talaga guys. So, tapos napawaw ako sa stem niya kasi nag-orange, parang balay. Ano ba tawag nun? Balitay or bilitay? Yung plants na ganun. Yun, napawaw ako sa stem niya guys. So, parang ang sarap niya tingnan. Orange, pa-orange na yung ano niya guys sa stem niya. Nandito banda. Ayan. At andito pa. So, ayan guys. Oh. Sobrang taba niya. And ayan. Sobrang like niya dito sa pwesto na to kasi hindi siya masyadong naiinitan dito banda. And ayan siya guys. Yan yung ating Philodendron barley marks. And next one guys is itong aking, ayan, sa wakas tumubo na din siya guys. Naalala ko nung dinala ko siya dito, parang ganito lang siya kaliit guys itong bagong tubo niya. Ganyan lang siya kaliit. Sama yung ibang mga stem niya pero ngayon malaki na. And the next one guys is itong, ayan! Yung aking mga mayanas guys. Ayan. Sobrang ganda ng mayana na to guys. Oh. Napawaw talaga ako nito guys. Ayan, sobrang ganda niya. Hindi ko lang nakalimutan. Hindi ko talaga nakita ang name nito kahit sa ano, Google or sa YouTube. Hindi ko nakita ang ID ng mayana na ito. Basta mayana na lang siya. Pero may hindi din tumubo. Ito siya guys. Sobrang tagal na nito. Hindi siya lumaki. Ayan lang siya guys. Tapos napapansin ko kapag pumupunta kami dito is maraming napuputol sa kanya. Ayan guys, so napuputol to siya, parang kinakain siya ng uod. Ayan, something sa lahat ng mayana guys, siya ang hindi tumubo, parang may kumakain sa kanya. And next is ito, si lemon lime na mayana. So ayan siya guys, ang ganda din niya, although hindi pa ganun kalaki, pero nakuhaan ko to last nung pumunta ako dito last time. Naanuhan ko to siya guys, parang tinrim ko siya. Kaya parang medyo hindi siya tumaas. Next one is ito. Yan guys, ang ganda din niya. Mapapawaw ka talaga guys, oh. Then next one guys is ito siya. Although hindi siya gaano kataas, and syempre yung naitinanim ko siya dito guys is ganito lang talaga siya kalaki. Ayan, ganito lang siya kalaki guys nung tinanim ko siya dito, pero tingnan mo naman ngayon. Ang laki na niya. Ang sarap sa mata. Ang sarap sa pakiramdam. Kasi lumaki siya ng ganyan. And next one is ito. Yan guys, nakalimutan ko mga name nito guys. Kahit na
na-search ko na sa Google or sa YouTube. Nakalimutan ko. Isa din to sa pinakamaganda sa aking mga mayana, guys. Yan. Hindi ko lang alam talaga yung mga pangalan yan. Basta yung pangalan dyan is Mayana. So, next one is ito. Ayan, guys. Oh. Sobrang ganda. Ayan, guys. Yung mga mayana na nandito, guys. Lahat. Nung tinanim ko sila, guys, is ganito lang talaga sila kaliit, oh. Pero ngayon, tingnan mo. Ang laki-laki na. Sobrang ganda niya. Tingnan, guys. Ang sarap sa mata. Tsaka ito pang isa, oh. Ito is madali lang talaga ito patubuin. Although, mahuhulog yung dahon niya. Talagang tutubo at tutubo siya. And next one, guys, is this one. I think this is a rare one. Ayan, meron ako nito sa bahay, guys, pero hindi pa malaki. Sobrang liit pa niya. And today is kukuha din ako nito para mapropagate ko na naman siya and maitanim ko doon sa bahay. Kasi doon sa bahay is maliit lang yung mayanas ko. Parang hindi katulad dito na ang laki. And next one, guys, ayan, kukunin ko itong mga alugbati, guys, kasi na tatabunan sila. Next one is this one. Ayan siya, guys. Ang laki din. So, kapag namumulaklak yung mga mayana natin, guys, isputuli na lang natin. Yan. Yan yung ginagawa ko, guys, sa mga mayana ko, guys, para hindi sila magleleggy. Actually, mag-aano lang yan siya. May bagong sibol. Ayan. Gaganda at gaganda pa yan. Next one is ito. Nakatago siya dito, guys. So, ayan siya, guys. Sobrang ganda. Mapapawaw ka talaga sa ganda niya. And this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ito yung pang-sampo, guys, na klase ng mayana na nandito. Ayan, ito yung pang-sampo. And syempre, ang ganda niya. With a splash of yellow yung dahon niya. Yung dahon niya is maroon, pero may splash of yellow green. Ganun yung dahon niya. And next one, guys, is this one. I think, yan. This is a rare one also. Ang ganda din niya, guys. Ito yung pang-11 sa mayana ko, guys, na nandito nga, na tinanim. And next one, at nagtatago dito, guys, is ayan. So ito, guys, hindi ko makalimutan ang name nito ko kasi this is the endcap finger. Nang dahil nga sa form ng leaves niya, yan, yung shape ng leaves niya. Hindi, kaya hindi ko siya makalimutan, guys, eh. Kasi nga doon sa, ano, leaves niya. Meron ako nakita dito, guys, ano kaya to? Kaya to siya, guys. Hala, ano kaya to? Hala, ano kaya to? Yan, guys. Papabayaan lang natin yan siya dyan. Kung ano yung tsura niyan kapag lumaki na. And next one, guys, is this one. Yan, ang laki ng leaves niya, guys. Oh, ito yung kamay ko at ito yung leaves niya. Parang isang buong kamay ko. Ito yung pinaka-older leaves niya. In this, pagpasensyahan nyo na yung kamay ko, guys, kasi nga, naglilinis kami dito. Ayan, guys, oh. Sobrang laki. Yan, next one is this one. Ayan, guys, nagtatago siya pero ang ganda. Ang ganda ng leaves niya with the nasa gitna yung pink and sa may gilid is parang brown and sa pinaka gilid is it's a green color, green yung leaves niya. So 11, 12, 13, 14, ito yung pang 14, guys. And I think itong pang 15 is same lang dito. Ayan, so same lang sila dito. And next one is ito na siya, guys. Ang pang 15 na nandi dito sa phase 2 na garden natin. So, ayan, guys. Sobrang ganda din ito. Ayan siya, guys. Sobrang lago niya. Siya ang pinakamalago sa lahat ng mga mayanas na nandito. Siya yung pinakamalago. Ayan. Siya yung pinakadaming dahon. So, ayan, guys. So, ito na yung aking mga mayana collection, guys. So, ayan. And again, guys, this is ito si San Francisco, guys. Super fighter din nito na halaman, guys. Kasi kahit na natatabunan na siya ng mga damo dito banda, ayan pa din siya, oh. Tumutubo pa din talaga siya. And sobrang ganda niya tingnan. Ayan siya, guys. So, this is the survivor plant. And meron pa ditong isa. Ayan siya, guys. Ito din siya. Survivor din to siya, guys. So, dalawa lang din yung San Francisco na tinanim ko dito, guys. Ayan. Sobrang survivor nito. At ayan yung mga damo, guys, na na-collect namin from this area nga, guys. Kasi puro damo na siya. And yung talong namin, guys, is ayan, pumapayat siya. Pero walang tigil na nagbibigay ng mga bunga. Actually, may nakuha na kami na bunga dyan. Kasi nga, ang daming bunga nung pagpunta namin dito at kinuha na namin, guys. So, yan is parang ititrim-trim na lang namin yan. Sayang kasi siya putulin, guys. May mga bulaklak sa ibabaw. Kaya, inuunti-unti ko na lang yung pag-trim sa kanya. And, punta tayo this side. Ito yung aking mga
as in Severia guys na tinanim. So ito is akala ko mamamatay siya pero may baby, bagong baby siya. Ayan, hindi siya, medyo okay dito guys kasi sobrang init guys. Ayan siya. This is the dolphin. Ayan. Ayan guys, oh. Sa bagay, maganda na naman siya pero hindi siya medyo nag-survive. Kasi nga, sobrang init dito banda. Ganito kasi dito guys, oh. Ayan. Hello, ginagawa mo dyan? Hoy! Hoy! Hugaway na ka! So ayan guys, ganito kasi yung area dito guys. So kailangan talaga ng net para hindi masusunog yung mga halaman. Kasi kung magtatanim ba naman ako dito, tapos ganito yung ibabaw guys, tapos dito ako magtatanim guys, talagang sunog sila ng sunog. Pero yung mga damo guys, so far nag, ang ano nila dito eh, parang gustong gusto nila dito, lalo na yung alugbati plants. May nag-green na alugbati, sobrang taba niya dito na side guys. Pero sa ngayon is kinuha muna namin kasi nga natatabunan na kasi yung mga halaman. Kaya ayan guys, so pasensya sa ingay. So dito banda guys, is nandito pa rin, mayana din dito na side, pero kinain sila ng uod. Kaya ayan guys, tinitrim na lang namin guys kasi dito banda, I think iba to siya na mayana kaysa doon sa kabila. Ayan guys, andito pa rin yung ating, so hindi ko lang alam kung ano ang name nito guys, pero sobrang kaba niya dito. Namumulaklak to siya ng red. Ito yung orange na bulaklak, bulaklak ang kulay orange. And lastly is this is the yellow one. Yellow yung bulaklak niyan guys. And dito sa ilalim is may mga homalamina. So ayan guys, medyo napakadaming damo pa talaga guys. Kasi nga nagsastart pa kaming mag linis dito. And ditong banda guys, meron dito, ito tumubo lang po dito guys, kalabo. Kalabo plants together with this tawag nito. Nakalimutan ko yung tawag niyan guys. Ano ba? This is to. Then ito, this mga variety din niya to. At saka ito. And ayan. And syempre, meron tayong photos dito guys. So, ayan yung photos natin dito. Sobrang matagal na siya dyan guys. Pero hindi pa siya umaakyat. Kasi nga, natatabunan siya ng mga damo na nandito. So, ayan. Kaya hindi siya tumutubo. Andyan lang yan siya. Pero sana tumubo na siya kasi nga, wala na namang damo. And dito na area guys. So this area, yan, ito si saging-saging. Hindi ko alam talaga ang ano nito, scientific name nito. Ang alam ko lang na pangalan nito is saging-saging. Ayan guys, may baby na siya. Ito yung tinanim namin. And ayan, may baby na siya. And I have here, ito bagong tanim ko, kakatanim ko lang nito ngayon. Dito ko siya kinuha. So mga blood leaf natin yan guys. So this is the, I don't think if maroon siya ang kulay, then pink yung nasa gitna. This is the green one. Parang nag-yellow siya dito guys kasi sobrang init. Na yan siya guys, yung ganito na klase. So ayan, that's it. Na nandito sa phase 2 nga sa garden namin na gagawin nga sana namin na plant nursery. So ayan guys, pero hindi pa talaga namin matuloy-tuloy yung paggawa dito guys kasi nga out of budget. Walang trabaho guys, walang work, kaya ayan, stop na muna yung ano. So ang kulang na lang talaga dito guys is the net. So yung net talaga yung kulang dito kasi sa banda taas, sobrang init dito guys kapag nag to 12 o'clock in the afternoon. Talagang yung init guys is gaganyan talaga. So yung mga halaman is malaki ang tendency na masusunog talaga. So yung mga homalomina dito banda guys, I don't think kung mag-strive pa yan dyan kasi nakukuha na, nawala na yung mga adamo. So sana is tuloy-tuloy pa rin siya sa kanyang bagong mga dahon kasi nga sayang din naman kapag mamamatay. And we have here, ito lang yung tinira namin guys. Ito siya ay saluyot. Saluyot plant. Hindi ko alam guys, pero parang ganito ba talaga dahon ng saluyot? Medyo magaspang. Ayun, nakalimutan ko na guys. And meron din kami ditong yan, dwarf na sili guys. Ayan siya. So marami na kaming nakuha ng mga ano, dwarf na sili. Meron pa pala kami dito. Ayan siya guys. So nakalimutan ko lang yung name nito. Ayan. And tsaka ito si Calculata. Calculata. Hindi na talaga na ano. And ayan si tea plant na bayat. At tsaka ayan si Bangka-Bangka. Bangka-Bangka yung pangalan nito sa ano, nagbigay.
Kaya bangka-bangka na lang din. Guys, dito ko natatapusin ang video na ito kasi medyo parang napahaba ko na ata yung video na ito. Ayan yung Mayana sa ating background, guys. O, tiden! Medyo maganda-ganda na din sila tignan. Kapag na talagang naayos natin sila is, ayun, magbibigay din talaga sila ng maganda sa ating mga mata. Pero, as of now nga, kasi nga, sobrang daming damo, napabayaan namin itong area na to, guys. So, ayan, kasi nga, wala talagang net. So, kapag makakabili na kami ng net, guys, ito, sisimula namin to dito. Parang mga 10 meters ata yung kailangan namin dito na net. Para, maingay talaga dito na sa guys. Pagpasensyahan nyo na. So, ayan, guys, dito ko natatapusin ang video na ito. Again, ako nga pala si Mutya Baliling, ang Plantita from Davao City. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe. I-hit ang notification bell down below. And please, gives me a thumbs up if you like this video. And please do a comment down below. And ayan, guys, thank you so much for watching. Babush and paalam!